Dawit ngayon ang aktres at comedian na walang iba kundi si Rufo May Quinto sa DermaCare, kung saan ay isa din siyang endorser. At sabi nga ng mga lawyers ay isa rin siyang makakasuhan at maaari pa itong makulong. Ano nga ba ang naging papel ni Rufo May Quinto sa DermaCare? Laman ng mga blind item ngayon si Rufo May na meron daw isang aktres ang maaaring makulong after makulong ni Nery Miranda na isa ring endorser ng DermaCare. At nadadawit rin ang pangalan ni Manny Pacquiao na isa rin daw endorser at ambassador. Kaya ating alamin kung makukulong nga ba si Manny Pacquiao at Rufo May Quinto. Nananawagan ang lead vocalist ng parokya na Edgar na si Chito Miranda na inosente ang kanyang asawang si Nery Miranda. At sinasabi nilang endorser nga lang daw ang kanyang asawa. At bakit yung may-ari mismo na si Chanda ay hindi pa rin naaaresto hanggang sa ngayon? Kaya naman sabi niya ay biktima lamang ang kanyang asawa. Pero ano nga ba ang totoo? Biktima nga ba si Nery o isa rin talaga siyang naghihikayat na mag-invest sa DermaCare? Paano ba nagsimula ang lahat at siya ang nadiin sa DermaCare? Makikita sa larawang ito na in partnership si Nery at ang may-ari ng DermaCare na si Chanda. At lagi rin silang active sa kanilang social media platforms kung saan ay may mga business talk about their DermaCare product. Pinansagan din si Nery Miranda na wais na misis ng mga tao dahil nga sa kanyang diskarte sa buhay. At siya nga rin ay isa ring brand ambassador ng DermaCare at in partnership dito. Ayon sa iba ay iba din daw ang pag-endorse lang ng produkto dahil makakabili ang tao ng products na yon at mas malaking halaga daw pag franchise partner na inengganyo mo ang tao mag-invest sa kumpanya katulad na lamang ng post na ito ni Nery. Dahil sa pag-iengganyo nga ni Nery Miranda sa mga tao ay maraming nag-invest sa kumpanya. At dahil nga sa nalulugi ang kumpanya, marami ang naghabol sa aktres dahil nga si Nery ang nag-engganyo sa kanilang mag-invest sa kumpanya. Samantalang si Manny Pacquiao ay isa lamang franchisee ng DermaCare at hindi ito nag-aalok ng produkto o anuman na mag-invest sa kumpanya. Makikita sa post ni Jinky Pacquiao na meron nga silang DermaCare kung saan ay sinasabi niyang available na ang mga produkto at serbisyo sa DermaCare dahil isa sila ni Manny ang nag-franchise sa DermaCare. Ayon pa nga sa mga opinyon ng ibang tao, iba daw talaga ang kaso ni Nery Miranda dahil siya mismo ay nag-iengganyo sa tao na mag-invest sa kumpanya. Malabo din kasuhan si Manny Pacquiao dahil hindi naman daw ito involved sa pag-iengganyo na mag-invest sa DermaCare pagkos siya ay bumili para magkaroon siya ng DermaCare clinic. Ayon pa nga sa mga netizens at sa balibalita, malakas ang ebidensya na makakasuhan si Rufo May. Makikita dito na pina-follow ni Rufo May ang DermaCare at isa rin siyang product endorser. Tulad ni Nery Miranda, magkakaroon din ng kaso o for warrants of arrest address kay Rufo May Quinto dahil sa involvement niya in an investment scam by DermaClinic. Ayon pa sa isang police record, may mga investors daw ng DermaCare Beauty Clinic ang nag-file ng kaso against Rufo May Quinto sa Pasay Regional Trial Court kung saan ay sinasabi nilang na-involve si Rufo May sa scamming na ito.
Although nakikita sa mga social media platforms na nagikayat din si Manny Pacquiao na mag-join sa DermaCare franchise partner, pero itong post na to ay galing mismo sa DermaCare. Ayon sa balibalita, ay kinuha lamang nila si Manny Pacquiao na endorser, pero ang totoo, isa siyang franchise store owner. Ngayon ay lumalaban si Nery Miranda sa kanyang kaso at hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkakaroon ng linaw kung mapapawalang sala nga ba si Nery Miranda. At ayon naman sa panig ni Rufa May Quinto, ay naghahanda naman na sagutin ni Rufa May lahat ng akusasyon tungkol sa kanya at wala daw siyang kinalalaman sa mga scamming na yan dahil isa lamang daw siyang product endorser. Ayon naman kay Ogie Diaz, ay mukhang malabo yatang kasuhan si Manny Pacquiao. Kaya nga ang tanong nila, baka hindi nila kayang kasuhan si Manny Pacquiao dahil nga mapera ito. At the same time, wala namang nakita sa social media platform ni Manny na inaengganyo ang taong mag-invest sa DermaCare. Isa lamang siyang may-ari ng DermaCare. Kaya abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Kung makakasuhan ba at makukulong din si Manny Pacquiao at Rufa May Quinto. At sabi ng mga taong bayan, kumusta naman ang may-ari ng DermaCare? Bakit hindi daw sila ang kasuhan? Kaya sabi ng mga netizens, lessons learned sa mga artista na dapat bago mag-endorso ay tignang maigi muna ang mga produktong i-endorso nila kung legit ba ito o hindi. Abangan na lang natin. Until next update, please don't forget to like, share, and subscribe. Bye!